pagpatuloy pa sa Belen. Aking dalawin ang batang manunubos at ingayong dalawin at ingayong dalawin dalawit sambahin siya ang Panginoon. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Walhati sa Diyos ay inaasahan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagdarahal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, sabi ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Heso Kristo, lutong na anak ng Diyos, kordero ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, Ikaw na nalulugluk sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal, Panginoong Heso Kristo, kasama ng Espiritu, sa walhati ng Ama. Amen. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinawi mo ang kadiliman sa sanlibutan. Noong dumating ang iyong liwanag sa aming buhay, pasinagin mo sa amin ang iyong paglingap upang marapat naming maipagkapuri ang dakilang pagsilang ng iyong anak na kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, nakatitiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang Kanyang mga utos. Ang nagsasabing, nakikilala ko siya, ngunit sumusuway naman sa Kanyang mga utos ay sinungaling. At wala sa kanya ang katotohanan. Ngunit ang tumutupad sa salita ng Diyos ay umiibig sa kanya ng wagas. Ganito natin nalalamang tayo'y nasa kanya. Ang nasasabing,
mananatili siya sa Diyos ay dapat mamuhay tulad ng pagkapamuhay ni Hesus Kristo. Mga minamahal, hindi isang bagong utos ang isinusulat ko sa inyo, kundi ang dating utos na nasa inyo na sa simula pa. Ito'y ang salitang narinig na ninyo. Gayunman, maituturing na isang bagong utos ang isinusulat ko sa inyo. Bago sapagkat napapawi na ng kadiliman at lumiliwanag na ang tunay na ilaw. Ang katotohanan nito'y nasaksihan sa buhay ni Kristo at nakikita rin sa atin. Ang nagsasabing siya'y nasa liwanag, ngunit napupuot sa kanyang kapatid, ay nasa kadiliman pa. Ang umiibig sa kanyang kapatid ay nananatili sa liwanag at walang panganib na mabulid siya sa kasalanan. Ngunit ang napopuot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman pa. Lumalakad siya sa kadiliman at hindi nalalaman ang kanyang patutunguhan sapagkat binulag siya ng kadiliman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Purihin ang Panginoon, awitan ng bagong awit. Panginoon, papurihan nitong lahat sa daigdig. Awitan ang Panginoon, ngalan niya'y sakdal rikit. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Araw-araw ang ginawang pagliligtas ay ilathala. Kahit sa ay ipahayag na ang poon ay dakila. Sa madla ay ipahayag ang dakila niyang gawa. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Panginoon ang may likha ng buong sangkalangitan. Naliligid siyang lagi ng dangal at kabanalan. Ang lubos niyang kagandahan ay sa templo mamamasdan. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Magsitayo ang lahat. Sa lahat ng bansa, liwanag na nagmumula sa bayan mong tinakila. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong dumating ang araw ng paglilinis sa kanila, ayon sa kautusan ni Moises, ang mga magulang ni Jesus ay pumunta sa Jerusalem. Dala nila ang sanggol upang iharap sa Panginoon. Sapagkat ayon sa kautusan, ang bawat panganay na lalaki ay nakatalaga sa Panginoon. At naghandog sila ayon sa hinihingi ng kautusan ng Panginoon. Mag-asawang
bato-bato o dalawang inakay na kalapati. May isang tao noon sa Jerusalem ang pangalay Simeon. Matapat at malapit sa Diyos ang lalaking ito at naghihintay sa katubusan ng Israel. Sumasa kanya ang Espiritu Santo na nagpahayag sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Mesiyas na ipinangako ng Panginoon. Sa patnubay ng Espiritu, pumasok siya sa templo at nang dalhin doon ang kanyang mga magulang ang sanggol na si Jesus upang gawin ang hinihingi ng kautusan. Siya'y kinalong ni Simeon. Ito'y nagpuri sa Diyos na ang wika, "Kunin mo na, Panginoon, ang iyong abang alipin ayon sa iyong pangako. Yamang nakita na ng aking mga mata ang iyong pagliligtas na inihanda mo para sa lahat ng bansa. Liwanag itong tatanglaw sa mga hintil at magbibigay karangalan sa iyong bayang Israel. Namangha ang ama't ina ng sanggol dahil sa sinabi ni Simeon tungkol sa kanya." Binaswasan sila ni Simeon at sinabi kay Maria, "Tandaan mo, ang batang ito'y nakatalaga sa ikapapahamak o ikaliligtas ng marami sa Israel. Isang tanda mula sa Diyos, ngunit hahamakin ng marami, kaya't mahahayag ang kanilang iniisip. Dahil diyan, ang puso mo'y para na rin tinarakan ng isang balaraw." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Merry Christmas po sa ating lahat. Palakpakan natin ang Poong Jesus Nazareno. Kung kahapon sa kwento natin sa Ebanghelyo, kung saan ipinapatay ni Herodes ang lahat ng mga bata, 2 years old pababa. Lahat ng isinilang ng panahong yon, ng ayon sa pahayag ng mga mago, no, na dahil para kay Herodes, wala dapat pumalit sa kanya maging hari. Para kay Herodes, siya lang dapat, no, ang mamuno at ituring na hari magpakailanman. Pero maging itong haring ito ay namatay. At may pumalit din naman sa kanya. Ngayon po, sa ating kwento ng pagpapatuloy ng kwento ng Pasko, meron isang lalaki na si Simeon. Isang matapat at malapit sa Diyos. Naniniwala siya at pinaniwalaan niya o nanalig siya sa pangako ng Diyos na makikita niya ang katuparan ng pagliligtas ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapadala sa kanyang bugtong na anak, yung salita na naging tao at nakikipamuhay sa atin. Yan. No, maganda pong makita, no? Yung isa po, ang tingin dun sa sanggol, threat, no? Kaagaw, kaaway, kaya pinapatay at binalak niyang ipapatay si Jesus. Marami pang nag-alay ng buhay, marami ang nagbuwis ng buhay, yung mga inosenteng sanggol, mga inosenteng bata, nagsakripisyo para lang kay Jesus. Ngayon, itong si Simeon, isang matanda ng lalaki na naghihintay sa katuparan ng pangako ng Diyos at nang makita niya itong si Jesus na sanggol, doon naging mas malinaw, maliwanag sa kanya. Okay na. Kaya ngayong dasal po niya, no, nung pumasok siya sa templo,
at makita ang sanggol ni Jesus, ang sabi niya, "Okay na ako, Lord. Kunin mo na ako, Panginoon, ang iyong abang alipin. Handa na ako. Kontento na ako. Okay na. Kunin mo na ako, Panginoon." So, sa puntong ito ng buhay natin, ano ba ang panalangin mo ngayon? Ngayon po ay 29, no? 29, 30, 31, New Year na. Tingnan nyo nga po ang katabi ninyo. Aabot kaya sa New Year yan? Aabot pa kaya tayo? Tayo ba? Halimbawa ako, aabot pa kaya ako? So, walang nag-iisip. Kung, kasi ang madalas nga po, pag pumapasok dito tayo, pag nagsisimba, "Lord, payamanin mo ako. Lord, makapasa sana ako sa board exam. Lord, makapag-asawa sana ako." Marami dito yung, "Lord, pagalingin mo sana ako." Ilan kaya sa atin yung, "Lord, kunin mo na ako." Ilan? Kayo ba? Tay, ka ba nagdadasal o parating bigyan pa sana ako ng mahabang buhay? Wala naman po masama kung gusto mo pa ng mahabang buhay, pero anong ginagawa mo sa buhay mo na ibinibigay sa iyo ngayon? Bakit ayaw mo pa? Sige nga po, mag-usap nga tayo. Lalo na yung mga may mga edad na dito, given yan ha? Given yan, sabihin na natin, tumatanda naman talaga tayo, realidad yan, nagkakaedad tayo, hindi mo mapipigilan yan. Pero bakit ayaw pa? Bakit ayaw mo pang magdasal sa Diyos? Sakunin mo na ako, Lord. Kasi ito, si Simeon, ano na eh, para bang fulfilled na siya, yung okay na eh. Hinihintay na nga lang niya, di ba? Nakunin na siya ng Diyos kasi para bang nagampanan niya na ang dapat niyang gampanan. Naging tapat naman siya sa Diyos hanggang tumanda siya. Eh tayo, bakit ayaw? Ayaw mo namang kunin ka ng Diyos. Pero ayaw mo rin namang mabuhay. Kasi kung ayaw mo pa, ibig sabihin, nag-i-enjoy ka pa eh. Masaya kasi mabuhay, di ba? Masaya eh. Pero bakit ayaw mong mabuhay? Araw-araw nakasimangot, araw-araw problemado, araw-araw may kaaway, araw-araw may kagalit. O bakit ayaw mo pang kunin? Ayaw mo pang gampanan maging mabuting magulang? Ayaw mong magpakamagulang? O, eh, nung dinadasal mo, kapag yumaman ka, magiging okay ang lahat? Ingat-ingat. Baka yan pa ikadali ng buhay mo. At yan pa ang pagmula ng pag-aaway-aaway. Ngayon, di ba? Ano ang pinakamahalaga ngayon? Kalusugan. Kasi ang isang taong mahina ang kanyang pangangatawan, pag dumapo ang virus, kahit na sabihin pa, "Lord, mabakawa ako, huwag mo akong kunin." Matindi ang virus. Anong nagagawa ng kayamanan? Anong nagagawa ng pera? Wala. Eh pero ngayon nga, ano, mag-real talk nga tayo dito. Bakit ang lungkot ng buhay mo? Bakit mas pinipili mong maging malungkot kaysa ang maging masaya? Eh gusto mo naman palang mabuhay pa. Uy. Nakakausap. Diba? Eh, hindi kasi nagkakaroon ng sense na
dasal tayo ng dasal, pero ang tamlay mo naman, wala kang kasigla-sigla, puro problema yung tingin mo sa buhay. O di bakit di mo na idasal, kunin mo na ako, Lord. Kasi doon sa langit, di ba ang pangako ng Diyos, sa langit, wala ng problema, wala ng sakit, wala ng kapigatian, okay na lahat. Di ka ba nai-excite? Maranasan yon? O ngayon, kung ayaw mo pa yon, o dito pa lang sa mundo, maging tapat ka sa Diyos at mabuhay ka ng masaya. Kung ayaw mo pa rin, ewan ko na lang talaga, no? Pero ito yung ipinapakita at nais na maituro din sa atin marahil ng kwento ng Pasko. Yan, ang sanggol na yan, no? Sa wakas, no? Nakita niya na, pero mas nais niyang makita doon sa langit. At sana po, sa puntong ito ng buhay natin, naniniwala na tayo na may langit. Kung hindi man, matakot ka, may impyerno din. Yun lang ang pupuntahan natin. So, see you. See you soon. Soon saan man, di ko alam. Pero sana, isang araw, kunin tayo ng Panginoon at dalhin tayo sa Kanyang kaharian. Pero habang hinihintayan, pagsumikapan natin mabuhay ng tapat at matuwid sa kautusan ng Diyos. Amen? Magsitayo ang lahat. Ang pagkakita ni Simeon sa sanggol na si Jesus ay katuparan ng isang pangako. Ilapit natin ang ating mga pag-asam at kahilingan sa Ama na laging tapat sa Kanyang pangako. Ang ating pong itutugon, tapat na Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tapat na Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan bilang isang pamilya, naway maging isang huwaran at gabay ng mga bansa sa mundo sa kanilang pagsisikap na magkaroon ng pagkakasundo at kapayapaan. Manalangin tayo. Tapat na Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Atin nawang maipakita ang higit na pagpapahalaga sa mga miyembro ng ating pamilya na ang pagmamahal ay binabaliwala natin. Manalangin tayo. Tapat na Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pamilyang nagkakahiwa-hiwalay, naway magkasundo at muling mabuo. Manalangin tayo. Tapat na Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, naway makadama ng init ng pagmamahal at pagkalinga ng mga kasapi ng kanilang sariling pamilya. Manalangin tayo. Tapat na Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pumanaw na sa mundong ito, naway pagkalooban ng walang hanggang katiwasayan at liwanag. Manalangin tayo. Tapat na Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na hinihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito hinihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiyo po ang lahat. Namin sa Pasko dumating pagkakaisa, pagmamahal at kabanhalang taglay. Dalangin namin manatili kami
tapat sa pag-ibig na bigay mo sa amin. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay upang maganap ang pagpapalitan ng iyong kaloob na handog sa aming paghahain na iyo na ring ibinigay para kami maging marapat na iyong paunlakan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang anak mong dinanaiiba sa amin ay siyang pumawi sa dilim. Kaya ngayon ikaw ang aming nababanaagan. Ang anak mong dinaiba sa iyo ay siyang iisang salita mo. Sa katauhan niya ang iyong sariling aming nakikita. Sa pamamagitan niya ang iyong pag-ibig ay kahalihalina kahit ikaw ay lingid sa aming mata. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagan at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang gantipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak
na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Kababang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at adya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumain niyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Ilang Pasko na ba ang nagdaan? Kay Rami na ng iyong natanggap, ngunit nais kong ipaalala sa inyo na ang Pasko'y kaarawan ni Kristo. Panginoon, maligayang batid sa'yo, handog ko ang aking puso sa pagmamahal ay dalisayin mo upang
maging katulad ng sayo. Palamutit mga Christmas tree, mga tahanay nagdiwang muli. Ngunit mayroon bang isang sapsaban kung saan naroon si Kristong dahilan ng Pasko? Panginoon, maligayang batid sa'yo. Handog ko ang aking puso sa pagmamahal ay dalisayin mo upang maging katulad ng sayo. Panginoon, maligayang batid sayo. Handog ko ang aking puso sa pagmamahal ay dalisayin mo upang maging katulad ng sayo. Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapagsalo sa banal na pakikinabang ay patatagin mong ganap sa aming pamumuhay araw-araw sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Pakitaas din po yung mga larawan na naibigay po sa inyo. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga dala-dala nilang mga imahin at dasalan at lahat ng mga may karamdaman. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyariang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Pag may gumalaw, pitikin nyo sa tenga, ha? Pag may umalis sa pwesto, ha? Umayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Merry Christmas po. Ang Pasko ay sumapit, tayo ay magagsiya. Magagandang imig dahil sang Diyos ay pag-ibig nang si Kristo'y isilang may tatlong haring nagsidalaw at ang bawat isa ay nagsipagandog ng tanging alay bagong taon ay magbagong buhay nang kaya ang ating bayan, tayo'y magsikap upang makamtan natin ang kasaganan.
managsiawit habang ang mundo'y tahimik. Ang araw ay sumapit nang sambul na dulot ng langit. Tayo ay magmahalan, ating sundin ng gintong aral. At matuhat ngayon, kahit hindi Pasko, ay magbigayan. At matuhat ngayon, kahit hindi Pasko, ay magbigayan.